Hi mga lods! Ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Varials PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Night Agent o mas kilalang henyong si Sakuragi. Shoutout nga pala sa iyo, idol! Ang pamagat ng kwentong ito ay Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. At sana magustuhan niyo ito mga lods. Huwag nyo na ding skip ang mga ads kahit konti lang ito. Malaking bagay na ito para sa channel mga lods. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok! Intro. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. Hi mga lods, eto pala ang chapter 10 ng Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. Paglipas ng ilang oras ay nakatakda na ang kanilang pag-alis. Ang buong team ay nasa waiting area ng Skopje International Airport. 10 minuto na lang at inanunsyo na ng system ang pagsakay ng pasero pabiyaheng Amerika. Handa na bang lahat? Tanong naman ni Sakusa kay Mari. Oo, handa ng lahat. Ang takdang oras ng pag-alis ay hinihintay na nila. Sagot naman ni Mari. Paglipas ng ilang minuto ay nagsalita na ang system ng airport tungkol sa susunod na biyahe. Sabi nito na dumating na ang eroplanong sasakyan pabiyaheng Amerika. Tumayo na ang lahat at naglakad ng papasok sa loob. Paglipas ng ilang sandali, nang makumpleto na ang lahat ay kanya-kanya na silang umupo. Katulad ng dati ay makatabi na ang passenger seat si Hanamichi at Haruko, habang sa harapan naman nila ay si Namari at Sakusa. Ayos! Paalam, North Macedonia! Welcome America! Nangangising sabi naman ni Hanamichi na siya namang pagsimula ng pag-andar ng eroplano. 10:00 na ng umaga nang bumiyahe ang Tokyo team paalis ng North Macedonia. Ang lahat ay relax sa kanilang inuupuan at kanya-kanya ng pikit. Si Haruko naman ay binuklat ang magazine na binigay ng flight attendant sa kanya. Isa-isa niyang binasa yun hanggang mapadpad sa kanyang tingin sa travel duration mula sa North Macedonia hanggang pa Amerika. Laking gulat niya kung ilang oras yun. Grabing biyahe to. Halos 12 hours ang abutin bago tayo makarating sa Amerika. Sabi naman ni Haruko. Narinig naman ni Hanamichi kaya tumingin din siya sa magazine na hawak nito. Bakit may labs? Oo nga ano? Talo pang unang biyahe natin sa Jordan. Mas mahabang biyahe to ngayon. Sabi naman ni Hanamichi. Tinignan naman siya ni Haruko. Mabuti na rin to Hanamichi. Pwede ka nang matulog para makabawi sa lakas mo. Baka mga alas 9 o alas 10 ng gabi ay makakalapag na tayo sa destinasyon natin. Sabi naman ni Haruko sa kanya. Tumango naman siya at sinunod ang sinabi ni Haruko. Sumandal si Hanamichi sa kanyang seat at naglagay ng piring sa mata upang madilim ang kanyang paningin para makatulog kaagad. Hindi niya mapigilan ang kanyang kamay at napayukom ito at nagsalita na lamang sa kanyang isipan. Humanda ka, Rukawa. Sa ating muling pagkikita, ipapakita ko sa iyo ang lahat na natutunan ko dito sa Intercollegiate Matches. Wala akong pakialam kung kabilang ka sa pinakamalakas na kupunan dito sa Amerika. Pero ito ang tatandaan mo. Sa sariling kamay ko, mismo kita matatalo. Magdamagan akong nag-iisayo para sa ating muling pagkikita. Kaya humanda ka. Paglipas ng ilang oras sa biyahe ay gabi na ng alas 10 nang makarating ang eroplanong sinasakyan ng Tokyo team sa lokasyon ng Charlotte Douglas International Airport sa North Carolina, USA. Ang buong player ng Tokyo team ay namangha sa ganda ng tanawin sa pagbaba ng airport.
eto na ba ang Amerika? Tanong naman ni Hanamichi. Grabe, napakailaw na syudad. Manghang sabi naman ni Haruko. Lahat sila ay nilibot ang paningin dahil sa ganda ng nakikita nila. Nalipat naman ang tingin ni Hanamichi na makita niya si Coach Kawarama na nasa gilid tila ba may tinatawagan sa cellphone ito. Ang buong Tokyo team ay nagtipon sa gilid ng labas ng airport dahil hinihintay nito ang kanilang sundo na tanging si Coach Kawarama lang ang nakakaalam. Lumapit si Hanamichi sa kanyang lolo. Coach Lolo, sino po tinatawagan niyo? Tanong naman ni Hanamichi. Nakatingin pa rin si Coach Kawarama sa cellphone niya bago ito sumagot. Yung mga pinsan mo, sila ang susundo sa atin. Nagulat naman si Hanamichi sa kanyang sinagot. Tila ba nabingi siya? Ano po yun? Mga pinsan? Dito sa Amerika? Pagkaklaro naman ni Hanamichi. Oo, mga pinsan mo. Nasagot naman ang kabilang linya. Ang tawag ni Coach Kawarama. Hey Lolo, hindi na natapos ang binati nito na magsilita kaagad si Coach Kawarama. Nasaan na kayo? Nandito na kami sa airport. Yes, we know. We already in the way na po. Ano? Malayo pa ba kayo? I mean, at the airport na po. We are searching you right now. Nandito kami sa labas. Make sure na sakto ang para sa 20 katao ang sasakyan. Of course. As like what you said, Lolo, we drove 3 vans with twinies. Sabi naman sa kabilang linya at pinatay ang tawag. Nakatingin pa rin siya na Michi sa lolo niya. Ano daw po ang sabi? Paparating na sila. Lumipas ang 3 minuto nang may dumating na 3 itim na van sa harapan ni Hanamichi. Nakasunod itong huminto sa harapan nila. Bumuga naman ang hangin si Coach Kawarama. Sa wakas, nandito na rin sila. Bumukas naman ang pinto ng 3 van at isa-isa nung niluwa ang 3 magagandahang babae. Naglakad ito patungo sa gawin nila. Ang Tokyo player naman ay napatitig sa kanilang alindog. 3 babae ang magkakamukha, parehong pula ang buhok at kasing tangkad ni Mari. Wow, sino mga yan? Tulalang tanong ni Kyota. Ewan, parang silang mga supermodel. Sagot naman ni Pukoda. Magkasing tangkad din sila ni Mari. Ganyan ba ang mga babae dito sa Amerika? Tanong din ni Ikagami. Ang 3 babae ay palapit sa kanilang gawi at parehong ngumiti at tumakbo palapit sa gawi ni Coach Kawarama. Lolo, bati ng 3 babae at sabay nilang niyakap si Coach Kawarama. Ano? Lolo? Hindi makapaniwalang sambit ng Tokyo players. Long time no see, Lolo. It's been a long time. We really miss you. Sabi ng mga ito habang nakayakap sa kanilang pinakamamahal na Lolo. Tumawa naman si Coach Kawarama at ginantihan ng yakap ang mga apo niya. Namiss ko rin kayo mga iha. Coach Lolo, sila ba yung tinutukoy mo? Biglang tanong ni Hanamichi sa kanila. At dito nagtatapos ang Chapter 10 ng Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. Magsha-shoutout muna tayo mga lods. Shoutout Jana Kabigas. Shoutout Jetski Kabigas. Shoutout Nalaine Estelia. Shoutout Jonet Astero. Shoutout Carlo Lopez. Shoutout Maribel Del Rosario. Shoutout Offliner Gods. Shoutout Arnold Aklan. Shoutout Mimi Reyes. Shoutout Kevin Floro. Shoutout Nazel Meneses Jr. Shoutout Harris Liwag. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa mga susunod na uploads. O sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out. Bye.